Power up! Power up! Ang haba na na, Harry. Let's do this! Oh my God. Okay. So yun nga. Again, guys, good afternoon sa ating mga viewers ngayon. And guys, you are watching the International 2019 Open Qualifiers 2 sa SEA region. At again, kami ang inyong mga magiging shoutcasters for this game. My name is Noreen. And I am Shola. Alright, so ayan, ang laro natin ngayon would be Resurgence versus Team Amplify. Yung mananalo dito is papasok na para sa regional. Papasok ng regional. Then matatalo, aantayin nila yung matatalo dun sa kabila. Sa Neon Esports, tsaka yun. Basta alam ko, Neon yun nandun sa kabila. So ayan, shoutout po sa lahat. I-share nyo na yung ating ayan, Dota Hero. Grabe naman yung pangalan nila doon. Yun. Wala pa. Waiting pa sila. Ayan, get well soon kay Dan Rilo. Ayan, uy, kahit may sakit, nanonood. Pareho tayo. Oo nga. Share nyo na yung ating live stream. Pero share mo yung, tama si Shola. Share nyo yung stream natin. So, ayan. Nakikita natin buo na nga ang lineup dito ng Resurgence. Gagabi ito, may AA ka na, may Storm Spirit and Sven pa. Oo nga, napakahaba na nga dito. Pero Amplify naman ha, yung wombo combo dito na Warlock and also Grimstroke. Meron pa silang sustain, pero ang mahirap dito dahil may Ancient Apparition, parang useless na lang din itong Omni Knight, lalo na pag tinamahan siya ng magandang Ice Blast. Although wala sila panghuli dito si Storm Spirit, ang kailangan ni Pick dito ng Amplify is pan-lockdown. Uy! Pwede. Lashrock. Pero may hirap ah. Ayun, tama. Sasabihin ko pa lang, as long as mag-mid or core hero yung ano, basta wag carry. Kasi alam yan ng mga viewers na sumasubaybay. Pag ako yung nagka-cast, medyo tagilid sa akin kasi yung ano, yung Lashrock na carry position. Ayun na nga din. 1-3-4 pwede yan. Legit. Pero pag gawin mong carry yan, ewan ko, depende siguro sa gumagamit or yun lang. Pero kay Ray Slark na to eh. Talaga eh. Kay Abbott na eh. So, offlane na Omni Knight. Yan o. Boss, mabati naman sa Hit and Play. Ang SF Lord ng McDonald's Qatar. Yun. Shoutout sa'yo. Hit and Play. And Errol Garcia. Share mo na yung ating live stream, Errol. Sama mo na yung pag-share dyan. Ha? Gusto ko yung lineup dito ng Amplify kasi may Omni Knight. Oo, yun na nga din. Pero kasi sagot ng Resurgence dito. Eto, ang sinasabi ko. Yung Storm Spirit ni LJSL. Isa yan sa, yan lang yung hero niya and also Death Prophet. Pag naban yun, parang tumatagilid dito yung Resurgence. Wala pero na, na-pick nila. Ngayon, pa, medyo kampante yan. Etong Resurgence, kasi isa sa best hero yan neto ni LJSL na taga, ano yan, Pinoy yan? Pinoy. Sambuanga ata ito? Cebu. Cebu, di ba? Boss yan? Si LJSL o Sambuanga. Parang ito ata yung player ng Sambuanga if... Basta, taga dito yan. Basta taga dito, pero way siya down yung, south. Siya lang yung nag-iisang Pinoy dyan sa Resurgence din. Tama ka dyan. At syempre, ito namang Amplify, tropang ano natin yan, Noipi yan lahat, no? Diba? Ayun na nga sila Carl, sila Jeyo. Jeyo, tamang flex lang nung ano nyo. Tamang flex lang nung warlock na ng Treasure 2. Abo, syempre, napakalapit. Maganda ba bukasan mo, kanina? Wala pa, di pa nagbubukas eh. Di pa nga ako nakakapaglaro. Gina-G ka na ba? Gina-G. Nag-iipon pa tayo ng lakas. Yun. Ayos yan. Medyo panagtatagal. Ano kaya meron? Ah, ayun. Ah, tama. Zamboanga nga. Zamboanga. Ayan pala. Sabi ni JM. At least, di ba, na-import siya dito sa Resurgence. Pero tingnan natin kung mag-work yung Storm Spirit niya against dito sa Amplify. Na ano rin, mga veteran din. Oo. Pero kaya yan kung tutusin. Pero syempre, hindi lang naman sila ang malakas sa team ngayon dahil meron na nga nakaabang doon na lima. Diba? Yung Open Qualifiers number 1, tatlo yung nakuha doon. Mostly mga foreign teams din, no? Mga foreign Southeast Asian teams. Pero ang Mineski and Boom ID, tamang abang na lang sila dito sa regional or rather sa close qualifiers. Ayan, share niyo na po yung ating live stream diyan, yung mga wala pa sharer badge, nako. Hirap batiin yan, pero share niyo lang. Good evening, ma'am, sir. Pabati naman po yung girlfriend ko, Amy Jean Danette Tadeo. Oh, wala siyang share ng badge. Oh, share mo na, sir. Shoutout na rin sa kanya. Ayun na, nan-post na. Ay, yun na, nan-post na. Gio, ay, si Gio, si BDC, Noipi yan, Noipi, si Pino, BDC. Si Don, oo, no? Taga, antakaw pa natin yan, nandito yan eh. Pero Grimstroke, no, ni BDZ. Flex lang.
Sige, flex. Eto na, pakilala natin. Okay, so pakilala muna natin bago tayo kumuha ng camera. Sa side ng... Uy, sa side ng Resurgent, Dark Seer ni Death, Storm Spirit naman ni LJS, LS Ben ni Welp, Ancient Apparition ni Insidious, C, at ang Earth Spirit ni Ponlo. Alright, at para naman sa Team Amplify, J.O. will be playing Warlock, BDZ will be playing Grimstroke, Carl will be playing Leshrac, Abad will be playing Slark, and Rio will be playing Omni-Nine. Ayun na, maganda-gandang laban. Ako to, ano? Ako na mag-obs ito? Oo, oh, ikaw mag-obs. GG. Wala eh. Meron may, ano yata yan? Wala, naka-directed lang. Kaya mo na yan. Guys, ngayon pa lang, nanginginaw ako ng pasensya sa inyo, ha? Medyo bobo ako mag-obs, ha? Pero kukunin naman natin lahat yung, ano, ang hirap. Ano muna, last hit muna. Yun nga, doon nga lang din ako nakatingin. Pero sige. Kaya na ni Boss Pillage yan. Pero ito, sa bottom lane, Ancient Apparition and S-Ben, magandang combo to. Pero meron kasing Heavenly Grace na pwede nila na malis agad yun itong Ice. Oo, oh, ito. Tama si BDC. Tamang right click lang naman siya dito kay Insidious. Ayan. Pasensya na guys. Ang iba, hindi madaling mag-play by play. Tsaka ano ah. Madaling mag-attack dito. Play by play and oops na magkasabay. Asa mo siya? Pa-oops na lang natin kay ano dyan oh. Para makapag-oops ka. Oo. Oh. Noong last time kasi parang feeling ko ang Rebby ko na mag-oops. Nahirapan doon siya. Dahil sige, okay lang pag hindi kaya. Ah, wala mo. Boss Blanche, sino nanalo sa Amplify kanina? Amplify po ang nanalo kanina. This is a best of three series, kaya mahaba-haba ang laro. Ano naman to? Oo, pero game number one pa lang po to, mga sir. Hi, Jerwin Seth Cristobal. Yan, nakikita natin, sir. Yan, oh, mga sir. Tamang right-clickan lang naman sila dito. Kaya-kaya naman nila yung mga buhay nila dyan. Diba? Diba dito, punta tayo dito sa top lane na Death. Ano rin to eh, okay din to eh, no? Okay din tong offlaner na to. Oo, yun nga. Nagkasama niya rin dito si Fonlo. Na wala rin naman gagawin yan kundi mag-cut ng creep rate. No? Kasi once na tumapat sila na tumapat laning dito sa Warlock, mas pamalan sila na Fatal Bans. Pero mid lane, Carl versus LJSL. Tapatan to, pero medyo mahihirapan dito si Carl. Ha? Lalo na pag hindi nagkoconnect yung kanyang stun. Kanyang mga, oo, oh, yung mga stun niya. Yan. Wala namang ano yun. Pagka ganyan, ano ba kinukuha mong skill? Pagka ganyan, kung nagko-core ka ng Leshrac. Ano, Leshrac? Walang lightning. Oo, wala. Hindi, pwede siyang lightning eh, para mas paman. Kasi pag once na nag-jabolic ka, tapos lalapit si Storm sa'yo, mas paman ka lang na mas paman din eh. Tsaka, pag early game, early lang, farm lang naman din yung habol mo. Tamang, ano ka lang, no? last hit ka lang. Pero ito ah, medyo lumalalim dito. Ang, itong mga ito na mga nandito sa top lane, no? Dali masyado. Pero ito, Dev is a rolling boulder. At tatamaan niya dito si Ponlo. Pero lalakaran lang ni Kuya mo, Jeyo, yan. Binabosit. Pero kita mo, may solo ring agad. Itong si Darkseer. Pero bottom lane naman. Ito. Pwede niya na talagang iwan to. Itong si Rear sa bottom lane. Dahil kayang-kaya niya naman linan din itong si Sven and also itong si Ancient Apparition. Tsaka maharas din, makakuha ng maganda experience. Oh, pero eto, sa mid lane naman, with that Kingswell, tatama yan, matatamaan ng stun, and Carl, ayan nga, Santino will be taking the first blood. Napakaganda. At magkano siya, no? Naka-invisible ito rin kasi siya doon. Napakaganda rin ng rotation nito ni BDC sa akong sampang. Baka naman BDC yan. Diba? Baka si Kuya Don yan. Tapos, mambubusit lang siya dito sa bottom lane. Ayan na nga. Oh. Pati yung creeps. He's trying to steal the creeps. Bobosin. Nakiki-XP lang. Pero pwede nila patayin yan. Kaya nila. Pero ito na nga. May Inkswell na. At mukhang marami-rami ang naigop. At naputukan siya ng Inkswell with that stroke of pain. And again, Rior with that heal bomb. Rior will be taking that kill. Yung pag-pop din ng Mingo niya. Maganda yung ginagawa dito ng ano, na early na Amplify. At alam naman natin yan, pag maganda ang early game ng isang team, tapos saktong-sakto yung ito mga naman si Abad, nakaka-preform naman sa top lane. No? Saulong solo niya lahat ng ano, money shot dito sa top. Sorry, tawa ako sa tag ni, ano, ni Abad. Hayop. Pinoy din po ba kalaban ng Amplify? Isa lang po ang Pilipino doon. Siya na lang po.
Si LJS. Si, LJSL, ayan, yung Storm Spirit. Yan. Maraming salamat kay Boss R. Genius na nag-send ng 50 Oy, stars. Oy, Boss R. Genius, kamusta? Hindi na tayo nagkakwentuhan, ha? Miss na nga kita, Boss R. Genius. Ano ba yan? Nakakamiss naman yan kasi dito na tayo, eh. Mm-hmm. Ano kasi? Ipunin-punin mo na yung stars mo, Boss R. Genius, ha? Si Yolo, tamong comment ka nga dyan. Border kami. Yamo lang. Di kasama, pero Ots. Alam, pero ito, Dem, isa rolling boulder kay Santino at natadyakan pa siya palapit. May kasama pang, ngayon nga, nakasama pang may kasama kill, pang kalabit. May kasama pang foul and that will be taking that kill. Grabe naman yun. At ito, sakto. Pero napaforce niya rin si Jeyo dito na makapag-TV, pero huli na yung lahat. Wala din na kasi silang ano eh. Ang ganun rotation din dito ni Earth Spirit. Talagang easy silence lang din. Yes. Alin? Lahat ng humahanga kay Alom, mga bano, mga Crusader at Guardian lang ang nahanga. Totoo! Mismo! Osmim! Om Shrimp ba? Om Shrimp! Basta ako, nakikibasa lang ako. Tumatawa lang ako ha. Uy! Taquarence yung MMR niyan eh. Lima sila oh, nang gano'n. Na-DC mong log dito sa ano ah. Nagkaroon sila ng internet issue ah. Connection. So yan, basa-basa muna tayo. Oh, miss nyo na ba ako? Miss ko na rin kayo guys. Ah, di ako kasama. Ah, sado eh. Sado na eh. Ah, ako, nabasa ko dyan. Lo, ah, alam naman, doon lang ako sa taas. Doon ako sa ano. Mag-TI din kami, di ka sa... Oh, di ka pala kasama lang, eh. Hindi ko din kasama bakit? Eh. Hindi ako kasama. Ano ko dyan? Hindi naman ako nangasar dyan, ha? Kasama ako dyan. May passport ako. Oh, ilang asarin ko na siya. Alam ko naman di ako kasama eh. Sulitin ko na, di ba? May passport ako. May photography ako. Pwede ako talaga sumama eh. Oo. Ba naman. Ah, Laos, meron na ang passport. Lang naman. Yun lang, no? Road to China to. PLDC nga sa Pinas. Pero nauna na si Carl na kapag ano, nakabalik Nakarecon. Nagkaroon lang sila ng konting problema. Ayan, share nyo na yung ating live stream. Ayan, na kay Peter Mapilaysan. Grabe ka naman. Ready na ako mag-English. You know? Nebisin naman ng kinapiso. It is. Here we go again. Share nyo na yung ating live stream. Isa-isa na sila dito na nagko-connect. Nagkaroon lang sila ng connection issue. Wala pang andasit yung Earth Spirit. Mm. Pero kahit pa paano, second rotation to nitong Earth Spirit. Pero maganda naman. Ayun na nga. Tsaka di rin naman siya makakuha ng... Aba yun. Hindi naman siya makaka... Uy! Nandun na! Teka! Hindi naman siya kasi makakuha din ng form eh. Dito sa top lane. Ganun din yun sa akin. Ha? Ganun din. Hehe. Mamaya na lang. Sige. Uy, Sean! Mga bobo. Alo lang malakas. Ay nako, di malakas yan. Malakas yan sa Crusader. Taquarence ang MMR niyan. Nako. Taquarence plus Taquarence. Oh, pero mid lane? Eto, sa mid lane. Mukhang nagkakaroon na naman ng bakbakan. Yun nga, medyo na late tayo doon. Baka papatayit lang ha. Pero ito, meron silang ano dito. Meron silang fatal bunch dito. Kahit pa paano, mapiyat yan. Kita mo naman yung saktong Iron Shield nito ni Darkseid. Kahit wala siya doon, nakapatay. Well, naunahan lang siya. Nakafocus kasi ako kay BDC dahil nakita ko nag-take siya ng arcane rune dito eh. So, ina-expect ko. Magpapatayin na siya sa mid. Pero yun nga, hindi pala umalis si Earth Spirit doon, no? Si Poldo dito. Pero vision nakita dito ni, ano, Grimstroke, ah. No, nakita ni BDC yan. Pero ito eh, yung Omni-Knight, ito, Dior, will be taking that rune. Tatlo ang makukuha dito. Nang Amplify, basic na basic, hindi rin napapahirapan dito sa rear sa bottom lane. Pag maganda yung performance na ito, siya nagiging space creator dito sa Amplify talaga eh. Pati yung ano, Slark, maganda ang pinapakita ng Slark. Pero eto na nga, mukhang si Whelp ang dadakagin nila dito. With that Inkswell, one more hit, kaso hindi tumama, sayang naman. Mag-yellow din kasi siya dito sa tower, pwede siya agad mabigyan dahil may follow-up stun din itong si S-Ben. Kala ko mag-ano siya eh, mag-heal bomb siya dun eh. Kung may heal bomb, patay sana yun eh. Ayun nga din, Sigiri kasi, pero oops. Eto, tama nga nalang, last hit lang gamit ng Stormball. Pero ito sa top lane, delikado ata dito si Abbott. Try to rotate. Uy, yun lang, hindi umabot si Jeyo doon. Oo, sakto. Hindi umabot yung kanyang ano,
Shadow World. Pero ito, meron na namang rotation. Ay, Pondo. Double kill. End it. Grabe naman si Det, naka-double kill nga at late pa ang dating dito ni Kuya mo BDC, tapos si Ponlo magpapapatay na lang siya. Oh, dito, pero so naano din kasi siya ng ano eh, fatal bonds, kaya namatay din ito si Ponlo. Pero kita mo naman pinatay nila itong si Darkseer. Dahil ang sakit rin kasi ng Iron Shell na ito ni Depp eh, plus ang layo din ni Jeyo, kaya... Level 3 yan yun. Nabigyan talaga dito itong nito, si Slark. DPS nito, 70. Si Bintin, matagal-tagal natutukan yun. Pero ito, ha? Kakahabulan na naman dito. Rio lang nahabol nila. And LJSL will be taking that kill. Grabe, hanggang bilis ng rotation dito. Oo, kailangan niya na rin yun. Kasi although wala na rin dito sila Shrek sa mid lane. Tsaka nag-neutral nang nag-neutral na lang din itong si S-Ben. Dahil nahihirapan na siya lumain din dito kay Omni Knight. Eh. Yes, pero ito, akala ko mag-smoke sila dito. Hindi sila nag-smoke. Hindi na kailangan. Pero pagdating sa teamfight yan, lang, no? Kaya rin naman sa bayan ng almost neto na resurgence. Kasi pag nagbitaw ng ano yan eh, ano, golem, sabay soulbind, pwede silang mag-surge lang. Oo. Di ba? Pag pinaano mo yun, nahihigop mo. Pero ang problema na, pag naunahan sila dito ng resurgence, meron namang guardian. Yun lang, oo. Pare-parehas lang. Kulang lang sila ng lockdown dito para sa Storm Spirit. Ito, anytime pwedeng pumasok si ano dito ha, si Storm Spirit dito, masyadong mababa ang level ni Kuya mo, Jeyo. Level 3 pa lang siya, pero kita mo naman, natatakot din siya kasi ang dami din vision. Wala silang vision dito sa medyo high grounds. High grounds, so, yes. Ano rin yan eh, madilim dahil night pa yung ano, gabi pa. Pero ito, tingnan natin, Ponlo, mukhang may binabalak na naman masama rito ha. Maganda rin ang ano ha, maganda rin ang bigayan dito sa top lane. Though, napatay lang ng isa to si ano kanina eh, si Abad eh. Pero looking at the stats, 49-3 versus sa 58-3 ng Sven doon sa kabilang lane. Maganda ang ano niyan. Tapos knowing na pre-farm pa siya dito, di ba? Ayun na nga, pero bottom lane naman, tamang pa-level lang din dito si Insidious para makakuha niya na yung Ice Blast niya. So, pwedeng-pwede sila agad gumawa. Pag tumalang dito si Storm Spirit, minus 1 agad. If walang follow-up, dito yung amplify. Maiwanan niya lang, no? Pero eto, bottom, top lane, tignan natin to. Mukhang may nagkakabalakan dito. May arcane rune dito. Itong si Leshra. Kaso kailangan mag-ingat dito ni Jeyo sa mid lane. Pwede siya magpa-bait? Kunwari siya lang mag-isa? Oo. Para pumasok dito, yung ano. Okay. Singilin mo na lang, Buya. Ito na rin, nandito na rin si BDC is rotating dito sa bottom lane. Tingnan natin kung mabibiktima nila itong ano ha. Pero ba, feel ko alam, ayan na nga ang sinasabi ko. Pero ang ganda naman ng pasok ng start basic with the H-Win. Basic. Ayun na nga yung sinasabi kong bait by Jeyo. Kasi alam nila natatalunan ni Storm Spirit itong ito si Jeyo, lalo na level 4 and also nakakuha siya dito ng Arcane Rune. Kitang kita kasi na amplify nakuha na up rune dito ni Storm Spirit. So, pero ito si Abba, tinahabol na naman siya. Pero nalure niya dito sa kanya mga kampen. Ponlo, tamang right click lang. Pero tingnan natin kung mapapatay siya. Hoy, isang kapupunta, wala kang gugulungan. Pero hindi nila mahahabol dito si Death dahil ayan ay may epekto ng surge. Pero ang ganda ng pagka ano, ni Abbott doon. Yes, pero dito naman, uy, sayang hindi umabot. Pero muntikan na. Hindi umabot yung putok, oh. Hindi umabot yung isang... Level 1 lang din kasi yung diabolic na ito ni, ano eh, ni Leshrac. Plus nag-rotate na rin dito itong si Welp. Si Bentong, tingnan natin. Galing, galing. Maganda ito ng laban na to. So, kung magbabasihan nga natin yung sinabi ni Vikram, kaya masarap manood ng mga qualifiers kasi dito nagkakalabasan din yung mga team na hindi kilala pero magaganda ka lang, di ba? Oo, nga din. Siyempre naman. Bakbakan eh. Kumbaga, eh. Ano yun eh, pinipilter. Giyon. Kung sino ang pinakamalakas. Ganoon, oo, pero sila ang makukuha. Bago magkamalakas, ang galing naman nun. Napaka-advanced na mag-isip mo ang kalbo ata to si Ponlo. Dahil alam niya pupunta doon si Jeyo. Sa lang din yung rotation no? Dito. Plus, ano rin kasi, bounty rune. So, sinecure na rin nila. Makakasalubong yung dalawa. Pero bottom Rior, lane? Napatay pa nga ni Rior dito. Anong nakipagkagawan? Pero ito, balik tayo dito. Abat, op! Tamang talon siya kay Roshan. Nandun na rin yung Wall of Illusion. Ito, may Inchwell. Tingin naman ng Earth Spirit. Let's see kung may follow-up dito. Tamang habol pa rin sila. At ito nga, sumunod na rin yung Storm Spirit. And LJSL will be taking Abbott down. Ang hirap din kasi naka-haste din kasi dun itong si Storm Spirit eh. Kitang-kita siya dun sa ano eh. Sa, may CCTV dito. Hindi yun, pero kita mo naman yung network natin. Dalawa para sa side na resurgent. Ako. Tatlo almost ang nangunguna dito na mayaman pwede din. Pwede ka bang mag-ano dito?
Kung naka-heavenly grace ka, sa iikli ito, no? Hindi, no? Kala ko iikli, eh. Hindi nyo nga ginawa, eh. Hindi, no? Inisip ko kasi kung tatamaan siya, pwede siyang mag-heavenly grace para bumilis yung ultimate status. Ultimate kasi yan, eh. Bago dapat siya tamaan ng Ice Blast, no? Pero eto, mukhang may binabalak na masama na naman gusto yung Earth Spirit. Gusto na rin nila kunin dito dahil meron na rin. Ayan na. Ano yun, ha? Galit na si Kuya Murior. Yun. Sakon-sakon man yung Strokopate na Silence. Another Ice Blast sa tatlo. And Ponlo with that Magnetize. Meron pang Boulder Smash. Tingnan natin kung mamatay sila dito. Ang baba na kanilang buhay. LJSL. Nag-zip in na siya and mapapatay nila doon si Rior at si Jeyo. Ang hirap. Taking down the first 10 Uy, kills nag-post at pa. Nag-post na naman dito si Carl. Grabe What naman. Happened? Grabe naman, napakaganda ng ginawa dito ng Resurgence. Sabay-sabay sila nag-TP. Although, alam nila na wala pa rin level 6 itong dalawang support na walang pang combo yung Soulbind and Golem nga neto. Pero once na meron Soulbind and Golem, yung pwedeng palag-palag sila dun, eh. At tatlo nga ang mapapatay dito sa side of Tsaka natamaan din sila ng Ice Blast itong si Jeyo. So, hindi siya ganun kabilis na nakakapag-regen. Alright. Ayan. Salamat po sa top badge, mga boss. Hello, shoutout kay Patrick. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood. Oy, shoutout sa'yo. Ito kayo. Pero Ay, kailangan na nila na magpa-level na magpa-level pa dito itong dalawang support ng Amplify, ha? Para once na gumaw ng gumaw dito yung Resurgence, palag-palag sila. Mahirap na kasi kapag nakuha pa itong bottom lane, lilit ang mundo nila rito. Oo. Dahil mawawala yung jungle nila rito, di ba? Mm-hmm. Doon may mid lane pa naman. Kaso ito nga, yun sa top lane kasi, nakuha na nga yung tri-camp nila dito, di ba? Itong triangle camp dito. Ayan, yung nakikita nila yung mouse ko, ginagalaw-galaw ko dyan. Pero kita mo naman yung vision dito ng Amplify. Medyo advanced na advanced, pero si Abbott dito, ah, hindi siya na tinatantanan sa paglane dito neto ni Darkseer. Although, kasi sabi, alam ni Darkseer na kaya pa ng team niya na lumaban sa team fight kahit wala siya. Mm-hmm. Baka dyan. Pero let's see, medyo mabagal ang ano. Oh, sorry, may nag-message. Medyo mabagal naman. Ngayon, ito, 12 minutes into the game. A bit passive yung mga yan, magpa-farm yan, di ba? Kasi magpapalakas yan mid-game. So, what do you think Amplify needs, Shola, para makabawi-bawi dito? Dahil 11-6, so, oh, with a 2K net. Kailangan na din nila na mabigyan ng magandang space dito itong si Abbott. Kasi kaya ni Abbott yan, eh, pag nagkaroon na siya ng Shadowblade and Echo Saber. Kaya niya pumitas. Dito kahit solo lang, si Ancient Apparition, di ba? Parang ang mangyayari dyan, gagawin dito ng Amplify. For, ano, apat sila lagi kukuha ng teamfight kasi meron na silang Golem and Solvayne, so kayang-kaya nila labanan. Plus, itong si Abbott, hunt lang na hunt si Storm. Although dito, itong mga nagpa-farm sa lane na solo, kaya niya patayin. Oo, pero ito, there is a two-man smoke coming in for the side of Team Amplify. Tingnan natin kung sino nila dito. Jeyo, nagpop yung smoke. Ayan na, na-ping. Alam na niya. At nag-dash na nga. Pero tatamaan siya ng stun. Kaso, Soulbind. Yung Soulbind, yun lang. Meron pa na ibigay na ano rito, na Ice Blast and Carl. Or Santino will go down at tinamaan pa nga siya ng Rolling Boulder and BDC running away. Boris Life, pero double kill yan. Mahahabol siya dito ni LJSL. Grabe naman yun. Ang hirap din kasi, 5-man dito agad yung Resurgence. Tsaka sakto-sakto lang, hindi pa ganun nila kabilis na lockdown itong si Storm kahit na mapapanila dito ng Soulbind. Wala silang pang auto-lockdown, eh. Itong mischance lang na mag, ano eh, pag nagkataon na mag-connect lang itong stun ni Leshrac and masilence sila si Storm, diba? Spirit kaya nila ilockdown. Pero more or less, wala pa. Hanggang wala pang item dito si Slark. Tama. At Slark needs to farm as well dahil yun nga, hindi na nga siya nakakatulong masyado sa ano. Hindi na siya masyado nakakatulong sa teamfight kasi kailangan niya ng space para makapag-farm, eh, di ba? So, Abbott needs to work on his farm at kunin yung kanyang mga items. Pero kita mo naman dito si Espen, meron siyang ano, Hand of Midas na pwedeng-pwede na sumabay. Pero off top lane, delegado itong si Abbott. Kailangan niya na magbak. Ang gagawin talaga, susulitin lang ng Resurgence yun na 4 versus 5 lagi yung laban. At ito, hindi siya, ano, hindi niya kinuha yung run dito. Alam niya kasing may nakabad Game target. Game number 1 pa lang po, mga sir. 3K na yung kalamangan dito ng Resurgence, ha? Mm-hmm. Best of 3 po to, best of 3. Pero ito, ha, bottom lane. They're trying to, or Amplify is trying to push this lane. Let's see. Ayan, medyo makati na yung Diabolic, eh, Dick. Hindi natin. Tamang sustain lang din siya dito. Oo, pero pinipin nila itong si LJSL, ha? Alam nila na nandyan, no? Pero, alam nila. Or alam nila may tao. Mm-mm. Hindi na nag-TV na. So,
tingnan natin kung ano susunod na step dito. Ayan, kahit pa paano, they're now making things even kasi nakakuha na rin sila dito ng Pero ang problema nila dito, itong si Sven, dahil kita mo naman yung vision dito ng Resurgence, so pwedeng-pwede na rin parman dito ni Sven yung campsite ng Amplify. And also may hand of Midas eh. May Midas pa. At saka may Cleave pa. Ang bilis nyo na makapag-farm kesa dito kay Slark na kailangan din na kailangan na mag-online. Let's see. Ito. 5 months na rito, ha. Now, Amplify, what they're trying to do here is take objectives one by one. Oo. Pero ito, yung dalawang support na dito sa top lane. Oy, ito na nga, chaotic offering has been given with that ice blast man sa kalaban. At unang mamamatay dito si Polo. Sinong susunod? Op! Mamamatay dito si Death and Guardian Angel will be up as well. Ngayon, tatlo na ang nawawala dito sa side ng Resurgence. Let's see. Nag-buyback pa si Darkseer. Nag-buyback yung Darkseer. Tingnan natin kung may magagawa yan. Oh, kaya nila yan. Sila dyan. Na-box out nila yan. Oh, medyo na-out position din dito yung itong si yung dalawa. Kaya nabigyan agad sila ng Soulbind and also Golem na combination. Ang layo pa din kasi ni Storm Spirit eh. And also ang ganda nung nila Guardian. Yes. Ito rin na point or isa sa mga fact dito is again, Leshrac mid lane. Uy, post na naman. Nakakailang post na dito. Etong Amplify. Hindi ba sila na ng admin yan? Naka-question lang. Hindi, meron naman silang valid reason eh. Almost meron yata silang 15-minute post sa isang game. So kahit ilan? Hindi, alam ko 15 minutes. Basta 15-minute post, no? Oo, ayun nga din. Ang ihirap din kasi talaga dito eh. Tapos ang ganda-ganda na performance, ano? Naglalag kayo, yun lang. Ang problema, hello. At saka yung mid-game kasi nakakabawi na sila. They're trying to make their way into the mid-game. Nakakabawi sila. Yung kanina, no, ang gusto ko sana yung ano na yun eh. Yung plano ng Resurgence, di ba? Dalawang support na kahiwalay. Nag-ano sila dito, nag-wrap-around sila dito sa taas, di ba? Kaso yun nga lang, alam, dahil may wards din dito eh, no? So, ito, let's go back. Ito the game. Ayan. Pero meron na rin dito itong Kaya, itong Celestia. And also, may use na rin siya na instant lockdown din if mag-connect yung kanyang stun and combo para kay Storm Spirit. Going for BKB na nga rin siya. While Rare naman, meron na siyang pipe. Going for Guardian Greaves. Si ano to? Hindi, si Darkseer to. Pero ano muna natin? Si item check pala. Tayo. Item check muna tayo. Ayan. So, pipe. Going for Guardian. Si Depp. Darkseer. While si Storm Spirit. Yan, BKB meron na siyang Kaya. Going BKB. Sino pa ba? Ito, Sven. Hand of Midas. Konti na lang BKB. So, yun na lang mga kailangan din dito ng Resurgence. Yung mga key items nila para magtuloy-tuloy ito, sila dito. Ito, common support items na lang yan. Magtuloy-tuloy sila dito. Ang mahirap kasi dito sa top lane nila. Na-pressure. Plus yung creep wave dito. Pwede agad na makuha ng Resurgence dito. And also, meron pa silang tower dun sa top lane. So, pwede sila agad na bumaka. Ito, maganda to. Hindi naman kahit pa paano, hindi naman ubusan ng mana si Leshrac dito with the Yules para to sustain. And also, kaya for, mana loss reduction. Meron pang amplification yan. So, mga tef. Uy, saktong-sakto pala yung punta ko dun, ha? There, nag-smoke sila dito. Pero, although maganda ginagawa dito ng Resurgence, dahil objective na kukuha nila, while yung kailangan pa na makapag-farm, tsaka mag-depth din dito, itong kahit sa Asia na parin siya mag-depth dito sa bottom lane. Magkikita-kita ata sila dito. Tingnan natin if LJSL will dive in. No P. Okay, pero BKB na rin itong sa S-Ben. So, once na medyo God's Strength BKB, kayang-kaya niya nawalisin dito yung dalawang support ng Amplify eh. Pero si Slark is going for BKB and also, pero ito ha, tingin natin, Ward from Speed Pop, i-use na dito si Asian Apparition at tamang right click lang dito si Kuya Uy, grabe naman yung Guardian Angel doon, saktong-sakto. At mamamatay dito yung Storm Spirit, may kasama pang Mega Kill, yung Golem na ibaba na rin. Pero yung Sven na naka-God Strength at BKB, tamang right click siya doon. Tingnan natin kung mahahabol niya rito si Slark, pero si Karl mamamatay. Balik tayo dito sa mid lane. Lahat sila nakamagnetize sa Heavenly Grace. Meron din yan si Rior. Pero, anong susunod dito? Oh, Ponlo. Hoy, masyado masama ang pagkakadive mo, ha? Tingnan natin, mapapatay siya. Pero, and there you go, Rior will be taking down Ponlo. Pero, kapalit nun yung Warlock, no? Oo, yun nga. Tsaka, kahit na na-burst down agad nila dito si Storm Spirit, nag-connect pa rin yung magnetize. Napakasakit. Tsaka yung Wall of Replica din.
sulit na sulit para din kay Slark dito. And also si Slark tumakas, hindi pa rin siya hinayaan na makalis dito ni Sven. Yun talaga yung priority yes. din dito ni Sven na kaya niya sabayan itong si Slark sa hampasan. Eh. Normal lang sila na naka-gods rin ito si Sven. Kaya hindi kaya yun? Hindi kaya. Na-force dito na mag-back itong si Slark and also tinamaan din ng nagbabagang yelo itong si Curly kaya wala na rin siya palo. Pero ito mukhang mabibiktima pa nila dito pero dumating na naman dito yung Storm Spirit at si BDC pa ata mo problema dito pero hindi with that Heavenly Grace nawala ang kanyang status. And also wala na rin kasing mana dito itong si Depp pero well play para sa side ng ano kala natin mataturn around nila kahit na hindi nag-connect agad yung Solvine ano nila Golem dahil cooldown pa rin kasi yung Golem kanina. Pero okay tama naman. Napatay nila si Storm Spirit, pero ang problema nga nila, si Sven naman, na may BKB na. May BKB, oo. Oh. Mahirap sumabay doon, BKB and God Strength Sure Ball ka doon. May kalalagyan ka talaga doon. It's either Fountain or hindi ka magre-respond ng matagal-tagal. Pero Blink Dagger, meron na dito itong si Grimstroke. Kanina pa iniipon niya niyan. Medyo masakit na dito itong Resurgence. Kasi ang dami rin tumatalon eh. Mm-hmm. Si Earth Spirit na naka-Iron Shell, tapos Magnetize sa bibigay, di ba? Tapos yung combo nila na Ice Blast. So, kahit na i-heal nang i-heal dito, neto ni Omni Knight, itong mga kasama niya, not enough pa rin dahil matatamaan ng Ice Blast. Pero, Boots of Travel, meron na rin dito itong si Santino. Pero, kailangan din na makapag-BKB dito ni Santino, ha? Kasi, once na ma-free, ano siya sa gitna, hindi siya ganun napapansin dito. Si Sven lang na pumupunit sa kanya. Hindi siya napapansin sa teamfight. Ang sakit ng Diabolic niya and no Pulse Nova niya. May Diabolic Edict and yung Pulse Nova. Tama ka doon. Kaso, paano pag wala ng mana? Diba? Oo, ayun na nga din. So, parang mawawalan ka talaga ng mawawalan ka talaga ng kailangan talaga makapag ano siya, magandang position siya. Pero kasi, ang hirap talon kasi no? Dito si LJSL eh. Pero ito, tingnan natin. They're trying to push down this bottom lane. Let's see kung anong gagawin dito. Oh, pero bottom lane, yung gusto dito ng Amplify, nagkakapalitan lang sila dito ng jungle. Ah. Wala pang ano, no? Uy, yun pala, sasabihin ko pa lang eh. Wala pang Roshan eh, no? Pero ito, they're trying to ping, teka lang, walang bawal pala bumitaw sa mouse dito. Pero ito ah. Oh, ayun na, may tumalun na isa. Let's see. Ito, may Ice Blast na rin. Naku, ang sakit. Pero ito, naibigay na nga rin yung Golem. Guardian Angel has been papaswell. Tingnan natin kung sinong unang mamatay dito. Vacuum wall. There's a three-man vacuum kasama pa sa wall. At mamamatay dito yung Omni Knight. Let's see. Stormbolt. Tatlong palo lang inabot ng Warlock. At namimili pa dito yung Storm Bye Spirit. Magbabayback na rin ang dalawa. Tingnan natin kung ano mangyayari rito. Oh, Storm Spirit. Na-stun. Ayan na sinasabi namin na burst damage. Pero makapag-4-stop. Nung Sven, tamang right-click lang siya pero lahat sila may magnetize dito. Mamamatay pa nga yung Leshrac. Patay nga. Tingnan natin. Buhay pa. Walang heal. Hindi, nakapag-sustain. Let's see. Namatay dito yung Ancient Apparition, by the way. Dalawa din kasi nag-commit ng buyback dito sa kanila pero humahabol pa. Pero hindi na. Hindi na ata sila. Ang hirap din kasi. Napatayin yung Sven. Kahit na masolvay niya, normal niya lang din yung Golem dito na kagad. So, ginagawa nilang pera. Yung Golem dito neto ni Welp. Kailangan din nila dito ng Halberd. Kailangan makapagbuo dito neto ni Rior ng Halberd. Si Rior, no? Siya na kailangan bumuo. Kasi kailangan dito ni neto ni Slark, which is, although kahit yung Abyssal. Kasi apat pa lang ang ano niyo, ang agility niya rito. Tapos 25 yung galing sa teamfight na yun. Ayan yung sinasabi ko kanina yun na after BKB, mag-i-scadi na agad si Abbott. Eh. Pero ang problema, if mag-ano siya, ipula siya ng ano dito, mag-MKB, Daedalus na rin to, itong si Sven, medyo masakit na rin. Hindi niya kaya talaga tapatan pa dito si Sven sa teamfight. Nahirap talaga yan, ba? Tsaka, laging pasok yung Magnetize and Ice Blast sa kanila eh. Kaya hindi ganun nagiging ano neto ni Rior sa team fight pag natamaan sila ng Ice Blast. Tama ka naman diyan. Pero ito, kanina may nagpiping na sa Roshan eh. Akala ko magro-Roshan sila pero nauna kasing nag-dive dito yung Storm Spirit but let's see. Ito magpo-push na lang sila rito eh. Oh. Farm lang, flow. Ano lang? Pina-flow lang dito ni LJSL yung mga crit rate para ma-force na mag-depth. Dito itong Amplify di makalaban sa team fight. Pero more or less napakayaman dito na Sven. Pare-pares naman sila lahat. Yes. Wala ring smoke. Tumutaw dito si
Sino? Si Alo. Nasisiraan ka na yata ng ulo. Sino nagsabi? Ano? Bakit? Ayan o. Tamang ha-ha-ha-ha. Gutom ba yan, Lo? Oy, labas ako dyan. Na, hindi ko alam yan. Kung ano nangyari dito. Pero Carl, no choice siya. I-TP out na lang siya rito. Pero ito, there is a two-man smoke. So nakita ngayon niya ni Jeyo. Rolling ball there. Pero wala kang tatamaan, kapatid. And ice abat. Glass. Grabe, sakto-sakto naman yung pasok niya doon. May ice glass rin doon. Pero ito, may soul bind na rin, ha? Sakto-sakto yun sa dalawa. Chaotic covering na. Ibigay na rin kaso. Yung god strength. Pero umabot ba yung guardian angel? Let's see. Magkabaling! Right click lang. Hop! Mamamatay dito. Sino ko nang namatay dito? Yung Omnirate, wala yung buyback. At yung Warlock din, wala rin yung buyback. Kaka-buyback lang yan kanina. 3 hits yan. Wala na BKB yan. Palag na yan. Papalagan na nila to. Pinalipad. Kaso ng Warcry, masyadong mabilis. At baka mamatay pa nga si Carl, pero hindi. Nabuhay pa nga si Santino. While si Ponlo, tamang ano na lang siya doon. Rolling boulder. Kita mo yung nangyari dito kay ano, no? Storm Spirit na... Wala namang basher dito itong si Slurp, pero kita mo naman yung ano siya, napahinto siya dito sa teamfight sa gitna. No. While wala din, hindi nag-connect yung vacuum. Yun yung vacuum na neto, walang pumasok. Pero kita mo naman yung damage neto Nesben sa golem. 2 hits lang, pinera niya lang. So hindi ganun kabisa nandito yung golem nila. Inaasahan na lang nila dito itong... Pag nawala ng BKB si Sven, kaya nila labanan sa T5. Pero although, pagdating ng late game niyan, yung cooldown dito ng BKB ni Sven, bababa ng bababa. So, kailangan na lang nila micro yun itong si Sven, pero top lane. Pero eto, uy, sakon-sakon na naman ang stun. Ooh. With that H-Swell and with that burst damage, mamamatay dito si Darkseer. At may kasama pa atang, ano, may kasama pa atang T1 Tower. Oo, oh, yun nga. Objective agad ang nakuha nila. Ang sakit na nga rin dito ni Slurk. Eh, going for Skadi na rin siya dito. So, right click ng right click, pwede sila mag-roshan na isang mabilisan. Oo, dahil wala rin, ano, walang Sven. He's down for the count. 10 seconds. Oo, kaya pa walang yan. Walang buyback yung Darkseer. So, kung lima sila rito, kaya nila to. Hindi yung kakayanin ng baso-baso. Pero Ice Blast, nagbato. Oo, so, i-expect na nila yan. Kailangan nila mag-back dyan kasi anytime pwede mag-zip-zap dito itong si Storm Spirit and pumasok itong si Earth Spirit dahil ano eh, mayroon up na rin yung Magnetize pero bebait lang yata bebait nila lang. Dito. Bebait lang sila rito. Lahat na yan, boss. Sige, pati yun sa akin mamaya. Thank you very much, my friends. Pero eto, uy, nag-blinky na nga si BDZ with that Inkswell at tatamaan ng isa. Hindi pala. Kapag-back pa nga. Pero yung Phantom nakabalik. At nasakapag-silence, so reset ang cooldown, pero makakapag-TP out lang boom! Dito. Uy, no, yan kay Carl. And Carl, with that kill, or rather, si Slark pa nga ang makakakill doon. At eto no. Roshan na to, sigurado yan. Pwedeng. Three man down. No? And also, wala din kasi itong si Earth Spirit, pero nag-buyback na, siya. Na. Hindi nila ibibigay dahil kompleto. Uy, grabe, alam nila, pero ito, may soulbind. Dati BKB, natin, naka-BKB, nakapasok pa rin. Tamang right-click lang dito si Abat. Sino ang unang bibigtimin nila dito? Are they going for the Darkseer? At yes, si Darkseer nga, mabibigtiman nila dito. Pero binigay na rin yung vacuum kasama yung wall. And death, running away for his life na silence pa. So wala ka nang tatakbuhan. Nakuputo ka na lang din siya dito ni Carl. And BDC will be taking that kill. Pero nandito na yung Spirit, ha? Meron pang ano yan, Fatal Bands yan. Tingnan natin kung mapapatay nila dito Santino. And Santino will go down. Dito Sven. Naman sa kabila. Let's see, Abat with that Shadow Dance. Sinahabol siya dito ng Sven. Ang hirap din kasi lumaban, pero oops, maabutan ba si Jeyo? Wala na. Wala na. Ang hirap din kasi lumaban doon dahil maganda yung vision ng Amplify and also isa-isang pumapasok dito yung Resurgence. Wala silang combo na nabibigay dahil vacuum wall, tas iba rin yung ine-FF dito neto ni Sven. So, nahihirapan sila dito na... I-commit na i-commit. Wala silang communication kung sinong i-FF nila eh, no? Nahati sila sa dalawa dito sa teamfight. Oh, so kitang-kita ng Amplify yun dahil napakaganda ng vision na na-provide dito sa may, ano. Teka lang, medyo, sa may jungle nila. Pero, oy, napakagandang item dito ni Slark. Agad, nag-basher muna siya. Kasi, kahit na naka-BKB na naka-BKB itong si Storm Spirit, pag naka-solvine siya, ang bilis siya ma-FF dito ni Slurk eh. Lalo na pag na-silence siya, double silence agad. Pag naka-solve, may nabibigay dito ni Grimmsrook. So, napakalansa. No? So, kailangan dapat dito neto ni Storm na hindi ganun kabilis siya na ano. Isa lang na pumasok. Hindi siya kailangan mag-inang mag-ine. Kasi pag once na poko siya, ang bilis niya ma-lockdown. Isa lang ang makabalik doon, Shola. Ano na yun eh, no? Tawag dito?
Gusto lang makabalik, magre-reset ang cooldown nun eh, no? Oo, oh, wala pong ano dito TNC dahil yung TNC is direct invite na yes. Para sa TI qualifier. Wala pong laban yung TNC ngayon, oh. Kaizen Villegas. Pahinga na TNC. Kita-kits na lang daw sa China sa August. Yan. Oh. Mensahe nila yan. Baka ito, naman, ha? Pwede sa mama. Oo nga. Photographer, baka kailangan nila doon. Oh. Ganun. I'm open for busy. Sakto, yung photographer nila. Tropa natin yun, yun di ba? Kala ko magkikita kami kahapon nun eh. Niyo no? I-shoutout yun kay Terrence. Loyal din yun. Loyalista natin yun. Laging nandito yun sa Focus Fire eh. Kaso ngayon busy ata. Yun din ang naging photographer nyo nun, Shola. Nung panahon nila sa nyo sa Amazon. Yes po. Kaya pala. Pero eto. Let's go back into the game. Medyo nag-line na naman dito ang Amplify. Pero kailangan na muna dito mag-farm dito. Maganda naman kasi para sa side ng Amplify. Tagal pa pala. Which is, maaga nakuha nga ni S-Ben na tatalo sila na natali nung early game. Pero once na wala na nga yung 5 seconds na lang yan, bilis na lang nila na may micro. Mataas po ba ang ping? Ako sa tingin ko, marami lang nagpa-patch ngayon. Kasi laki ng patch kanina for the Immortal 3, ano eh, Immortal 2 eh. Mm-hmm. Diba? So, pwedeng ganun. Pwedeng marami lang nagpa-patch ngayon. Oras na ng pagpa-patch. Anong oras na? 7 ng gabi. So, ganito kasarapan maglaro ng Dota eh, di ba? Yep. Weekend pa. So, pwedeng na ng reason. Uy, sad trombonine. Ika lang, ano ba? Okay, lalak lang muna saglit. Inom lang ako. Sorry, ikaw muna ang bahala. Pero yan, shoutout muna sa lahat ng nanonood ngayon. More or less, kailangan pa nila na mag-farm. Wala pa namang teamfight na nangyayari. Pero maganda yung ginagawa dito. Neto, ni Carl, aka Santino. Finoflow niya na finoflow yung creepway para hindi sila ganun na mahirapan. Lalo na pag nagkaroon ng teamfight, pwedeng-pwede sila kumuha agad ng objective. Yan nga. Pero tingnan natin, ang tagal dito kahit smoke, wala eh. Oh, yan. Pero blink may blink dagger na rin itong sa Earth Spirit. Let's see. Medyo wala na naman ako sa tutok ah. Hirap, pero kaya natin to. Para sa inyo yan eh. Ay, hindi rin sila nag-smoke. Akala ko mag-smoke sila pero dahil nagbabandas. Pero itong ano, dahil Arcane Rune makukuha dito ni LJSJ. Igagobo nila. Medyo malayo dito si Carl. Pero kung ito, pwede na makapag-backup agad dito itong si Leshrac. Dahil may BOP siya. Ay! Kita ka pala doon sa CCTV at si Rio ata ang unang mamibiktima pero nakapag-force stop siya. Pero hindi sapat yun at mapapatay siya dito ni Sven. Additional gold na naman. Na-out position din siya pero oops, gugo pa rin dito. Tignan natin, gugo pa rin sila. Gumugo sila dito. At yung Warlock ang napili nila na silence pa. But there's a two-man vacuum sa may wall with that Guardian. Nag-buyback na nga dito ha. Ayan. Yung Omni-Knight, pero ito, tamang right-click sila dito kay Storm Spirit. Pero makakatakbo at makakapatay pa nga yung Sven dito. Grabe naman yun. Tingnan natin kung sino nga buli niya. Sayang daw ang God Strength niya. Pero sakto-sakto yung pasok niya dun sa Ink Sven. Okay, pero mamamatay. Dieback dito si Rior. Sven naman mamamatay din. Kasama niyang mamamatay dito yung Ancient Apparition. Pero grabe na ang lalim na dito nila Ponlo. At mamamatay din siya rito, but with that double kill, tingnan natin kung may kasunod pa. Wala na, dahil lang hirap din eh, namatay din agad itong si Omni Knight kanina eh. Tapos na die back pa agad, na cover extend na nga dito yung Resurgence dahil tumalon sila. Di nila alam na naka-hex na rin itong si... Sino ba? Ikaw ba mag-check? Ayan, ayun. Si Grimstroke. Yaman kaya na-lockdown agad. Dun. Oh, na-lockdown agad sila dito nang na-solve yung dalawang hex agad, pero hindi nakapag-follow up agad. Etong Resurgence. So, isa-isa silang namatay kahit na si S-Ben, which is naka-BKB Gazrin doon sa si kuya gitna doon, ng no? Teamfight. Yaman. Kanina, dagger lang pa rito ha. Uy! LJSL with that BKB trying to pick up Carl and yung Slark. Pero ito, umangat-angat lang si Carl dito. Let's see kung may tatamaan siya dito or may follow-up. Oo, pero kita mo naman, napapowers nila na mag-BKB itong dalawa at hindi nila na bigyan ng chance na makakuha dito ng objective itong Amplify. Hindi na nila ipo-force yung issue. Pero ito, mukhang makakapinasason na late lang ng onting-onte. Mga isandang kalangan tayo. Ba't nag-proc yung stun? Tingnan natin kung mamatay Ancient Apparition and there you go. Bigay na rin pala dito ni Abad yung kanyang ano. Uy, may na-bounce na naman. Makulit ka. Kulit mo ah. Kanina ka pa talon ng talon. Kulit niyo ah. Hindi niya alam, meron na kasi tinan mo, natipan siya. Tinipin sila dito. Ayun. Nagalawang Pinoy na nga. No? Oo, ayun na nga din. Kanina pa siya kasi tumatalon sa backline. Ang ganda ng position dito ng
Neto ni, hindi siya pwede na, katulad kanina, na pwede siya mag-zip-zap. Oo. Dahil ine-FF niya agad si Jeyo dito. Pero ang problema niya kasi, andito lagi si Jeyo, katabi ni BDZ, na merong silence and yes, merong sight of vice. Aganda ng ginawa dito. Madami ng status, marami ng status ngayon dito, or disable. Oo, meron na, ayan, oh, objective agad ang kinawa dito ng ano, no? Amplify. Grabe yung item choice niya, no? BDZ. BDZ. Kasi wala nga sila ditong lockdown. So, yun ang kailangan niya. So, silence din. Hmm. Tapos, dalawang sight of vice ang mabibigay niya. Diba? Oo nga, no? Oo nga pala, no? Dahil may soulbind siya. So, matagal-tagal din ang cooldown nito. Ilan din yan? 75 pa. 50 na lang kapag nag-level 3. So, let's see. Pero ito, Russian has been taken. First Russian of the game, under 35 minutes. Nabawian pa nga sila dito. Ito, grabe na rin to. May scuddy na siguro to. Yun, yun na nga sinasabi ko. Ayan, medyo itchy na rin itong si Abad. Dahil na pag hindi napansin dito sa team fight itong si Abad. And also itong si Carl, kita mo naman. Bumibilis na rin yung farm ni Carl, Leo. Level 24 na nga siya. Kaya pa nila dito makakambak dito sa Resurgence. Na hindi rin nasulit yung team fight advantage nila ng early game. Dahil ito, mukhang may pinabalak mo naman sila masama. Dahil nangyaman na rin kasi dito ni Grimstroke and also dito ni... Neto ni Slark eh. Hindi pa sila nagtetake ng tier 3 towers, no? Wala pang high ground. Kasi kahit ganito, sabihin na natin lamang sa kills ang ano, ang Resurgence. Net worth na sa ano, lamang pa sa items. Oh, so kailangan din kasi kailangan kasi dito ng Resurgence is mag-connect yung vacuum ball nila. Mas malaki pa nga yung farm ni, no, ni BDC kaysa kay Rio, no? Kay Rio. Napakayaman ni Grimstroke. Pero shoutout muna dito para kay Samson Armamento. Samson Armamento, thank you very much for the stars, sir. Yan, kaya namang nakakaganang mag-cash eh. Kahit sabi mong ano eh. Uy, Octa rin. Meron na dito si Carl. Meron na. Grabe naman. Yan na nga. Ang bilis rin nila makahabol eh. Yung momentum nila talaga. Tuloy-tuloy na. Level 25 na. Anong talent ang kinuha mo? Diabolic. Plus 40 explosions. Out. Si Ritzy. Grabe yun. Wala na. Malulusaw talaga ito ako sa'yo. Napabilis. Kahit anong structure. Ang ganda pa na ginagawa niya dito. Hindi na siya kaya ni Storm Spirit pag nag-flow siya ng ibang lane. Sign may BKB and also ano na rin siya eh. Medyo masakit na rin. Pag once na nahuli dito itong si Storm Spirit na hindi na rin ganun siya nag-online ngayong late game na. Pero ito, magpupush na sila dito. I think they're trying to take this top lane. Ayan, lahat sila nakita-kita dyan. Walang smoke na naganap. And ayun na nga, nakuha na nga nung Slark. Yaman na rin ni Kuya, ano eh. Ni Kuya Abad eh. Pero another lockdown from Abad. Meron na rin siya dito. Ano, Abyssal. Magkakapingan doon. Kitang-kita pala sila sa CCTV. So. Nakikita din kasi ni Slark yan eh. Pag may mga obs, easy to watch yan para sa kanya. Maraming kasi, salamat diba? Kay Hans Nansen, Sensen ng Stars. Si ano? Tip ano yung Jawu? Shem 50 Stars. Shem 50 Stars. Yan. Oh, pero ito, shout out kay Boss Blick G. Yan, nanonood sa atin. Solid ka nga doon, boss. Lodi natin yan, si Boss Flick G. Yan. Maraming salamat. Salamat sa'yo, boss. Pero eto na. Laba dyan. Uy, grabe kayo na nga dito. Yung Ice Slash, buti na lang na force top out dito yung Smith. Pero hindi siya makakawala dun sa golem. BKB has been papaswell. Pero may soulbind dito. Ang tagal ng silence. Oh, dalawa silang na yuls. Dalawa silang luminipad. Guardian Angel has been papaswell. Pero si Death, with that vacuum wall, pasok na pasok. Na silence nga siya doon. At mamamatay siya doon. Tingnan natin kung magbabayback siya. No P. Pero okay, ano, umukulit dito yung Earth Spirit. Napop niya yung magnetize. Ha? Tingnan natin. Pero kita mo naman, nag-overextend sila doon. Grabe. Hindi sila din kumuha ng tower kasi kala nila malalockdown na rin nila itong si S-Ben. Pero na-forced out pa siya pero humahabol pa dito. Pero ito, tingnan natin kung anong ano dito. Ayun na. Hindi sila ano eh. Hindi rin pa yung nap-pop na yung Aegis ha. Ayan na nga sinasabi natin. And Abad will be taken down. Naku, si Shawe po ay nakakuha. Medyo delikado sila dito. Ah. Hindi nila nasulit yung Aegis. Plus, namatay pa itong dalawang core ng Amplify. Hindi naging sulit yung ano nila. Yung pag-dive nila ng ganun kalayo para sa S-Bend. Dahil nag-connect din yung vacuum wall and ice blast dito ng combo ng Resurgence. So, medyo delikado. Dahil hindi pa sila ganun kalamang na lamang dito. Kasi S-Bend pa rin yan. And also, si Storm Spirit. Pag nakapag-farm pa rin yan.
etong si Storm Spirit, kaya pa rin sila sabayan dito sa teamfight, pero... Sayang-sayang, oo. Misplay yun. Misplay talaga. Medyo, no, hindi na pinigilan yung bugso ng damdamin. Sige, Toy, pasok mo na dyan. Kaya atin yan. Pero hindi pala. Yun nga ang kinasamaan doon. Tama, overextend nga. Ay na nga, pag nag-overextend, kapag umaasim kayo, may kalalagyan talaga kayo. Uy, wag muna pumahing. Nababahing ako. At eto. Power agad. Grabe, oo. Kasi alam nila yan eh. From, ano, Resurgence, ha? At mukhang ano pa nga sila rito, ha? They're taking advantage of the fact na wala nga dito yung Slark. Oo. Or they're forcing the Slark to use his buyback. Ayun na nga din. And also, apat dito na bounty ro na secure din ng Resurgence. Malaking swing yun. Ayun na nga, sinasabi ko lang. So, less than 1K pagkakuha pa nung ni Ponlo ng dalawa, biglang pumalo sa kanila. So, yun na, nasa kanila na nga yung kalamangan ngayon. Ayan. Warlock, meron na rin siya. Ayan, papasensyahan nyo na si Boss Noraine kasi medyo nahihirapan lang tayo. Kami lang yung mismong nag, ano, si Boss Noraine. Relax lang kayo. Relax lang. Pag kayo, pinagkas ko na. Level, chill lang kayo dyan. Relax lang. Ayan. Maraming salamat sa 50 stars by Boss Arginius. Boss Arginius, baka naman, ipon mo na yung stars mo para sa akin. Sabi naman yun. Bigyan mo na si Solid Pushers. Gano'n lang. Pero eto, tamang ano na naman sila. Kailangan nilang mag-farm. Let's see. Silip lang tayo saglit sa buyback. Yan. Ako, huwag ka muna babahin. Buyback? No, kasi bawal bumitaw sa mouse. Ang problema na babahin ako. Pero yun, Shibas. Meron na rin pera. Dito si Storm Spirit, ah. Walang pera yung ano. Walang pera yung Storm Spirit. Oo, kabibili lang pala niya. Saan yung network mo? So, ito may nag-gastring na naman dito. Tingnan natin, may mahahatak dito. Si Rio, tamang 4-stop. Without purification, ay hindi pala. Yung Warlock yun, ay mamamatay yung Warlock doon. Dito naman sa kabila, yung Sven, grabe, gigil na gigil. Dotang-dota, si Carl lang hinahanap niya, pero nadaan siya dito ng crossover. Let's see. Hop! Abat, nakatakbo na dito na BKB. Si Abat, ha? Yung Warlock na, ano, yung golem ng Warlock na ibigay na rin, oh. Oo, pero napop na nga nila din dito yung mga BKB nila. Oo. Pero ang hirap talaga para kay Jeyo na siya lagi yung pa-focus dito ni Storm Spirit. Pero maganda naman doon, napo-force naman dito si Storm Spirit na ipop yung BKB para niya. Sa kanya. Oo, tama. Pero ito, teka lang doon sa item check, sir, ha? Maka magkaroon bigla ng action, eh. Pero ito, arcane rod makukuha niyan. So wala pa namang ano, eh. Wala pang Roshan. So ito. Item check muna. Meron ng 5 Greaves. 4 stop naman dito kay Darkseer. Si Storm naman, meron siyang Bloodstone, Kaya, and ayan, Shiva, BKB. Ayan naman, Spin. TS Ben, Bloodthorn na rin si S-Ben, Satanic. Kabili lang, bagong-bago. Bagong-bago, so aantayin na lang nila dito yung Roshan dahil pareha sila dito ni Storm Spirit na walang buyback eh. Excuse me po, grabe, sinisipon lang. Kailangan siguro na, ano, meron na rin BKB dito itong si Earth Spirit. Four stuff and Glimmer para kay Ancient Apparition. Tumigil yung item progression ni Grimstalk, no? Mm-hmm. Kasi kanina, big time to with Dagger and X. Siguro din na rin, late na rin, pag nag-vessel itong, itong si Earth Spirit, masyado nang late kung nag-vessel pa siya dahil kayang-kaya, may mga BKB na rin dito yung Amplify. Yan, share niyo na po yung ating live stream, mga sir. Nagkakasakit na dito si Boss Noraine. Oo, no, sinisipon lang. Okay lang yan, okay lang. Kaya pa. Ayan, one, wala pa po. Wala pa po, 1-0. 1-0 pa rin po. 1-0, 0-0 pa. Ay, 1-0 pa lang. Sorry. Game 1 pa lang. Sorry. Sinisipon lang. Pero ito, nagkakaping dito yung Warlock. Tingnan natin. Warlock, tagal din nung ano nyo. Ayun, no? Nantay na lang nito, level 20. Kaya nag-XP gain na siya ng 15, eh, no? Oo, kailangan din kasi naman going yan. Late na siya, eh. Kahit naman, ano, sa mga support, yan din yung kailangan nila. Experience. Sa mga talent, experience, and ano, yung pera. Nakakabawi pa nga dito yung... Kasi ano, sila yung mga nagiging ally din, eh. Nagpagabili ng wards, hindi nakakapag-farm sa lane. Pero Roshan na lang, inaantay dito ng both teams. Ah, 30 seconds. So 30 seconds, around 44, 30 something yan. 44-40 siguro. Pero, uy, naligo ako ah. Shoutout kay Casey. Yan. Bobo ka daw, Casey. Pero, oops. Magsusod dito itong Amplify pa eh, ah.
Ito, naka SOD na nga sila, 5 months mo. Coming in for the side of Amplified, let's see. Scat sila, oh. Grabe na eh. Teka lang, napabahing na naman ako. Grabe naman tong si Pukko ngayon pa. Mamaya na, pag walang clash, pre. Eba ito, magkikita-kita na sila dito sa dance floor. At ayan na, maibigay na nga dito. At sino nga tao nila dito? Oh, Guardian Angel has been popped. Kasi tumalun dito yung Storm Spirit, ha? Nasa ilan siya, kaso unang mamamatay dito si BDC. Buyback has been committed. Babagsak din dito yung Omni Knight. Tingnan natin kung magbabuyback siya. Pero yung spin, triple kill na yun. Napakasakit ang ganda ng ginagawa dito ni El Spirit. Pero oh, yata, kakayanin ba? Kakayanin ba ni Abbott? Naku po yung kahit may shadow dance siya rito at natamaan pa nga siya ng vacuum. Hinahabol siya ng tatlo. Kailangan niya mag-back. Na-silence pa siya. At nandito na rin yung Storm Spirit. Uy. At takpo po. Medyo delikado sila. Roshan is up pa, mga sir. Sakto naman yung pasok ng Roshan. Kita mo yung ginagawa dito neto ni Storm Spirit. Tinatalunan niya na tinatalunan yung dalawa. Ang support sa backline. Ginugulo niya eh. Kahit na si Slark dito sa ibang landa siya, na, napapasunod dito ni Storm Spirit na humabol sa kanya si Espen. Kasi kailangan na kailangan na mapatay dito ng ano, mga tao sa backline eh, mga support dito para hindi ganun kabose. Dahil may lockdown, then agad ito tsaka wala na rin para mawalan na ng ano, ng sustain itong si Omni Knight. Kaya ang bilis nila agad na napapatay. Tsaka na-force din yung buyback doon ni Grimstroke. Halos hindi na ano yung... Hindi na-utilize yung Soulbind doon. Ay, na nga, medyo nag-alinlangan pa dito itong ano, ha, Amplify dahil dun sa turn around. Pero si Carl, mamamatay pa! Ano nangyari doon? Naka-Arcane Rune pa si Storm. Grabe naman yun. Na-turn around pa sila doon. Yung pagkakataon ng ano, no, binigyan pa nila ng chance dito yung Resurgence na makapalag. Excuse me po. Nang makapalag. Sensya na. Pero eto, naku po, bumaba ako ng ano. Bumabawi dito ang Resurgence. Oo, dahil doon yung turnaround nila nung Resurgence yung nag-dive dito yung Amplify. Kasi meron, nakabawi na sila agad. Meron pa siyang ito rin, additional ano rin. Additional status na naman dito yung Sven. Sila pa mababasagan ako. Hindi siya nag-Daedalus, ha? Nag-Bloodthorn siya rito. So, tignan natin kung anong gagawin dito ng Amplify. Dalawa ang kanilang heroes na wala, ha? Soulbind. Dalawang core. May Soulbind. Pero, sakit yung Storm Spirit, medyo may katina. Grabe naman yun. Pero wala na siya mauna. Pero ito, tingnan natin to kung may magagawa sila dito. With that stun and that damage burst at Abbott will be popping that Aegis. Let's see. Round 2. Anong magagawa nila? Ayan, sakto-sakto yung stun. At mamamatay. Grabe, nakapag-keso pa nga. Nakagamit pa ng keso ni Bola at nakakapag-out pa yung Storm Spirit. Grabe naman na micro pa nga sila dun. Pero isang rocks na lang dito kakailanganin ng Amplify para makuha nila itong mid lane tower. Pero nag-overextend naman dito itong si Storm Spirit. Pero worth it naman yun. Sila pa una nakakuha ng tower and also na-force pa nila na makapag-buyback itong si Santino. Pero ha, medyo naligaw tayo. Tingnan mo. Isa. Oo. Isang mabilisan naman ang ginawa dito sa bottom lane. No? Yeah, no? Ni Leshrac. Bumawi siya. Bumawi siya. Sige, bahala kayo. Trade lang. Gumulo no? kayo dyan. Gumulo. Diba? Gumulo kayo dyan. Sige. Hindi nyo alam. Basag na. Ang talent na kinuha niyan is 40. Oo, 40 explosions. So, ang bilis niya pag napabayaan din dito itong si Santino. Ako yun lang. Namatay pa yung Oreo. Ano laman? Wala. Wala namang laman. Pero, ayan, ha? Sayang naman. Site of Vice, meron na rin itong si Santino, another lockdown, pag tumalo na dito itong si Storm Spirit. Ayun, sabi ni ano, Jel Pedrillo, nabitawan daw agad. Yun na, pag binitawan mo talaga. Ayun lang, natip pa dahil nga in-unpost. P, bro. Sino nag-unpost? Si Abbott. Pinost kasi ni Earth ni Ponlo. Pag-post baka niya. Baka nagkaroon. Oh. Itong laban nila, no? more on po sila. No? Nakakawala ng momentum kaya sila. Kaya nga eh. Nakakasira. Lalo na pag-lag. Ang ganda-ganda ng clash niya eh. Tapos magla-lag. Ay, nako. Ito mahirap sa mga sa mga online qualifiers talaga. Hindi katulad kapag may ano. No? Kapag, siyempre naman. Pinaghahandaan kasi yung pag-LAN qualifiers na. Quick shoutouts muna tayo dyan eh. No? Mga papashoutout kay Madam Shola. Share nyo naman yung ating live stream. Wala kayong mga sharer badge. Lahat naman sharer badge, auto-shoutout sa atin yan mga sera. Para naman supportahan nyo rin kami dito sa pagkakas. Share nyo yung public nyo yung share para lumabas yung mga sharer badge nyo. Yan. Pero 11,000 na yung kalamangan dito ng Resurgence. Oh. Nakabawi sila real quick. And also meron ng, tingin naman yung laman ng Bloodstone. 24 na.
nagsimula yan. Ayun lang, sumiar pa nga. Ayan. Inunpost mo na, sumiar pa. Grabe mo si Kuya Abat. Maraming salamat kay John Ray, namuwag sa 100 stars. Ayan, mga bossy, maraming salamat yun, sa lahat. Thank you very much po. Mm. Nasaan yan? Sino ba yan? Si John Ray. Anong team ni Santino? Amplify Boss. Mm-hmm. Dire Side. Ayan. Lahat na may sharer badge dyan, alam nyo na. Lahat sinishare nyo na ng sinishare. Pero post, kanina pa sila nagkakaroon ng post dito, ah. Mag-hex rin nitong Sir Spirit. Gusto ko na nga rin pumost, eh. Up, man. Tamang item check lang tayo. Oh, going for ano siya. Eh, yun, no? Si Kuya Don. While si Leshrac. Oh, naka-BOT level 2. G daw, G na. Ah, wait lang. Naihi pa nga dito itong, ano, si Abat. Yan, kay Jel Pederio. Yan, mga mga share badge natin dyan. I-shoutout natin yan. Ah. Wait na naman daw. Buti, hindi nagagalit admin. kanina pa sila na, ilang post na to? Nakaka-umay. Ayan, kay Ralph Anthony Tolentino. Hello sa'yo. Ayan. Tsaka kay Gary Boy. Pero ito na, back to the game na muna tayo, sir. Let's go back to the game. Grabe itong spin. Medyo, ano na yan, ha? Kompleto na yan. And going for, ano na to? Moonshard. Rekta kain, no? Ito, nagkakasukata na naman dito sa bottom lane. Let's see. So, alam nila, ayan, nagpula ang kanilang scan. So, Santino will TP out, or rather, lilipat siya doon sa top lane. Ayan, sundan lang natin. Mm-hmm. Pinaflow lang na pinaflow dito ni Carl yung mga creepoy para hindi ganun. Pag nagkaroon ng teamfight, natalo sila sa teamfight, kita mo yung ginagawa niya. Gumagawa siya ng eksena, pinaflow niya yung ibang lane, pwede silang kumuha ng tower dahil ang bilis niya lang na makapush eh. Tsaka kayang-kaya niya na ma-mega creeps dahil yung Diabolic niya may plus 40. Plus 40 explosion siya. Pero ang Resurgence, dito sila kumukolekta, dito sila sa bottom lane. Yan na, lima sila dyan. While doon naman sa kabila, eh, si Santino at saka si BDC, they're trying to flow. Push this lane, no? Uy, yaman ni BDC, oh. Saka ano na yan. Pero maganda naman dito kay Storm Spirit. Meron na siyang Lincoln. Hindi na sila makakapag-TP dito, ha? Sumasara na, lumiliit na yung mundo nila. Tingnan natin. Ayan, na-iwan na. Darkseer. May naiwan yung Earth Spirit. And eto na nga, oy! 4-stop in, 4-stop out. Di mo na alam kung saan pupunta si Kuya Abat. At tamang binuli lang nila. Pero once na nahuli sila dun, kaya sila palagan dito na amplify dahil wala yung Darkseer ng TP din. Pero, gem mo? Oy! Meron pala dyan. Nilapag yata na S-Ben. Oy, binuli na lang gamit. Pero kita mo yung panggugulo dito ni Abat. Grabe naman. Ay, itong si Storm Spirit, LJS. Gumagawa, nagdo-drawing dun, no? Mm-hmm. Ayun, no? Gumagawa ng triangle. Ano na rin siya kasi? Kasi max na rin yung kanyang level dito. 16.5, naka-refresher pa. Maganda yan pag, ano, merong Aghanim's. Kinuha rin dito na yung Aghanim's niya, no? Sa Roshan, may Aghanim's dito si Storm Spirit, yung hatak niya. Yes. Pwedeng-pwede, parang may easy vacuum siya dito. Pero may vacuum na rin, baka bigay na lang din kay Asian Apparition. Pero bottom lane naman, napaflow na napaflow dito neto ni Leshrac. Grabe rin yung items dito ni Rior. Talagang utility items, oo, eh, no? Kasi once na, minsan tumatalon dito itong si Stark, eh. Di niya kaya habulin, eh. Maganda rin niya kinuha niyang dagger para masustainan niya itong si Slark na nagda-dive na nagda-dive pero oy Leshrac, ah, nakakapag-push yan. Ilo lang yan, ha, pero naku natin kailangan nila depth yan, dalawang catapult basag yan pag hindi nila dinip. Tatlo yan, ay dalawa pala, sorry. And yun nga, kailangan na nga makailam dito ni Darkseer, kailangan niya na remite click dito because dalawang siege creep yan. So, may masisira at may masisira talaga dyan. Ano natin? Pero ito, nagtitipon-tipon sila Travel, meron na rin itong si Storm Spirit. Refresher naman. Uy. Para kay Darkseer. So, dalawa mabibigay na combo dito ni Darkseer, ha? Quick ano lang tayo dito, ha? Quick
Item check, ayan, nakikita nyo, pressure dagger, 4-stop. Oh, may grips pa. Well, boots of travel. Ito, ito mahirap. Ito, almost lock item na, may kiras na rin. No attack speed yan. Uy, nagbitan na nagbabagang yelo. Nagbitaw, pero nako! Teka lang, mamamatay dito si Jeyo. Ako, walang buyback si Kuya dun. Nako po, dalawa sila. Oh. Two-man down agad. Two-man down sila dun. Roshan, magre-respond na ba? One minute. Pero mag-flow na mag-flow nila dito yung creep wave. Medyo mahirap na. Kasi itong dalawang support, pag nahuli to ni Storm Spirit, almost 2-hit, 3-hit lang sila dito ni Sven eh. Medyo napatutok ako doon ah. Ano yun? May gem na rin pala yung Earth Spirit, no? Kailangan magamit agad tong Nullifier. Kasi medyo mainit ang mata nila kay ano eh, kay BDC. Pero eto, oy, nabibiktima kanina, kami bibiktima sa'yo ngayon at makukuha pa dito yung gem. So additional yan kahit papano ha. Tingnan natin kung may kasunod dito. Kailangan siguro na ito ng Earth Spirit is Go Scepter. Para kahit na mag-in siya dito, ma-FF siya dito neto ni Slark, makakatakas pa rin siya. Hindi siya makaka-right-click ni ano, no? Slark. Pero may aganim sa rin dito sa Ancient Apparition. Ang problema, no? Kapag ito ang nalapitan, lumapit sa kanya, at naka-Go Scepter siya, medyo... May BKB naman na siya. Makakatakas siya doon. Pero once na out-position nga siya doon. Ito, alam mata nila na nandito yung Storm Spirit. Hindi, wala din silang vision niya. Pero vision. Resurgence? Roshan na lang inaantay nilang dalawa. Doon na naman sa paligsahan kay Tita Rosean. Ako sigurado yan, magkakagulo na naman dyan. Teka lang, yung kamay ko. Baka maipit. Ayan, okay na. Oh, mapatungan lang. Yun. 25 na rin yung Slark. Anong kinuha ni Slark? Shadow Dance. Sino mga 25? Dark Seer, 400 AU Surge. Yeah, maganda kay Dark Seer eh. Lahat sila. Pag na Soulvine sila dito. Soulvine. Pwede sila tumakbo sabay-sabay eh. 40 yung God Strength. Pwede nila mamaikro. Etong si, Grimstroke. Nako. Geomagnetic. Wala pa to. Ang tagal pa pala ni Warlock. Hindi pa pala siya 20. No, kahit si, ano. Ang 25 lang di yung Omni-Knight. Ang tagal pa rin. Isang teamfight na lang yan. Pero kita mo naman. Pero may mga buyback to, ha? Kompleto, Ricardo. Oh. Inaantay na lang yung Rosh Pit na sumila. Ah, wala yung Storm Spirit. Kulang pera. And si Grimstroke. Pero tapos lang. Si, Carl, 18 seconds. Carl, oo, yung buyback mismo niya. Yung cooldown ng buyback. Oy, pero ito na, nakakabataan. May butterfly na dito si Slark. Bumili siya ng item so wala siyang buyback dito. Check nga. Ay, meron. Meron pa rin. Sako, pera niya pa. May butterfly. Na dito, itong si Slark. Ayun, 0-0 yung score sa mga nagtatanong. Ito na, magre-respond na to. Anytime soon, 1 minute. Na natin, there is a smoke coming in from the side. Sud na sila. Oo, nagsud. Ito, tumalon. Pero walang tatamaan yung Inkswell. Kaso, yung Sven, with that Storm Bolt, hindi siya nakapag Dark Pack. Parang wala. Pero ito, Rolling Boulder, ha? BKB has been papaswell. Tumalon na rin yung Storm Spirit. Tamang right-clickan sila doon. Yung Ice Blast, sinong tatamaan? Boom! Tatamaan doon yung Grimstroke. Hindi siya nag-buyback. Pero hindi pala. Nag-buyback na nga. Kaso, yung Sven, free hit. Pero yung vacuum, walang sakit. Naku po. Grabe yung Sven. Namumunit na dito. And walang magawa siya about doon kahit naka-shadow dance. But tamang right-clickin siya dito ng tatlo. Ultra kill. And grabe naman yung Sven with that ultra kill. Grabe yung what a bait dito ni Earth Spirit eh. Gumulong siya. Kala magbaback na dito yung Amplify. So, na-force sila na labanan itong si Earth Spirit na naka-BKB. Sakto-sakto pa yung vacuum wall dito ni Darkseer. Nawalis lang sila dito ni S-Ben pag nagdikit-dikit sila. Na-force na tatlong buyback dito sa side ng Amplify. Ah. Pwedeng bumasag itong Resurgence. Ma-force pa rin nila na mag-buyback. Ang yaman na rin yung Storm Si Slark. Pag nag-buyback dito si Slark, pwede silang mag-Roshan. Ito, pag nakakuha na nila ito, pero ito, na-hits na nga. Oh, bumalik yung Phantom. Let's see. Ito, okay. Kinakapitan lang ng malakit eh. Para lang bumagal-bagal yung Spin. Kaso hindi sila pinapansin. Soulbind? Pero ito, may Soulbind. Let's see. Na-hex yan. Nag-pop yung kanyang Lincoln. Binigay na nila lahat. Oh. So, kita mo naman yung position dito ng Resurgence. Sa backline lang. Sa SPN. Dito sa backline na pumasok na naman dito yung Storm Spirit. Slark, nag-buyback na. Spirit. Napilitang mag-buyback dito. Pero ito, mamamatay yung Warlock.
makakapagsamon siya ng goalie pero wala siyang buyback. Tingnan natin kung sino mabibiktima nila dito. Yung Storm Spirit, hindi ba sila para nag-overextend? Hindi ata. Dahil ang atin, grabe naman yung back. Ang layo ng inabot at dalawa ang mamamatay. Patay. May kasama pang stun kay Rior. At yun na nga. Naku po. Dive back yung dalawang support. Dive back yung dalawang support. Tignan natin yung naka-hex. Meron na force na back. Saka pero nandito na yung Siga sa kanto. Naka-God Strength at BKB. Pamang right click lang. Hinatak pa ng Vortex. GG! And grabe mapapakul ng GG dito. Ang grabe! Amplify. Ang hirap lumaban. Naka-repressure din kasi itong si Dark Series. So nasetan ulit sila ng vacuum wall dito ni Dark Sir. Kaya napakasakit. Nagdikit-dikit sila doon. Isang almost ilang hit lang sila na SBN eh. Sakto-sakto palagi yung Ice Blast na nakaagad din siya dito galing. Si Ancient Apparition. Nanalo dun yung Resurgence dahil yung nagpo-push yung turnaround nila. Yung nagpo-push na nagpo-push dito yung Amplify sa mid lane kanina. Na nag-overextend sila. Tapos naubos sila doon. Nasayang yung Aegis plus ano, namatay pa yung dalawang core. Nakabawi pa yung Resurgence doon dito sa laban na to. Grabe pa. Naman yun. Sayang. So, yun nga guys, yun sa mga kadapating lang, oo. Again guys, this yung match na to is Pilipino po. Ang Team Amplify, yan, sila Rio. Tapos sa Resurgence naman, isa lang ang Pinoy, which is si... Storm Spirit, si LGSL. Yan, Pride of Zamboanga. So, lamang na po sila dahil again, nanalo sila rito. Yan, kitang-kita natin. Oh, tsaka nakuha din kasi neto ni LGSL yung kanyang hero. Nakuha, no? Death Prophet and Storm. Spirit. Oo. Yun, so yun nga po guys, wag na natin patagalin to. Saglit lang, ano natin, quick break tayo. And then after the break, resume tayo once the lobby is up, proceed tayo sa game 2 ng larong ito. Kung sino manalo dito, will qualify. Makakwalify na sila sa close qualifiers, sa regional qualifiers. Sasama nila Mineski, Boom ID, and yung tatlo dun sa qualifier number 1. Na ginanap nung isang araw lamang. Ayan, tapos matatalo dito, may chance pa rin naman dahil tatlo ang kukunin. Okay? So, yun nga. At again guys, kami ang inyong mga naging shoutcasters for this game. My name is Noreen. I am Shola. At kami ay magbabalik para sa game 2 ng Resurgence versus Team Amplify. Dyan lang kayo, walang aalis. Right back.